Nanghihina si Aling Helen Arnigo nang dumating sa lamay ng kanyang 18-anyos na anak na si Edwin. Hindi niya kasi kinaya ang pagdadalamhati, kaya bumigay ang kanyang katawan at siya mismo ang sinugod sa ospital kahapon. Dito lang si mama, papa mo, mga kapatid mo, anak. Tandaan mo, mahal na mahal ka naming lahat, nak. Kasi, I love you, anak. Mahal na mahal ka namin. Sana maging masaya ka na sa heaven. Tanggapin ka ni Lord ng buong buo, anak, dahil anghel ka sa lupa man o lalo na sa langit. Hindi ko kayang mawala ka, pero wala eh. Si Edwin ang lalaking may autism na nabaril ng mga pulis sa kanilang raid ng isang tubada sa Valenzuela City noong Linggo. Gumugulo ngayon ang investigasyon ng NBI at ng Commission on Human Rights, lalo't magkataliwas ang pahayag ng pulisya at ng pamilya. Tapos na ang autopsy at nakatakda namang isagawa ngayon ang paraffin test sa biktima. Sa unang gabi ng lamay, dumalaw at nakiramay si PNP Chief Guillermo Eliazar at ibang opisyal ng pulisya. Hindi siya nagbigay ng pahayag dahil personal na pagbisita ito. Pero ayon sa ina ng biktimang si Helen, nangako ang hepe ng PNP na hindi pagtatakpan ng pulis na nakabaril sa kanyang anak. Sabi naman po nila ni Sir na gagawin daw po nilang lahat para agad mabigyan ng hustisya yung anak ko. Lalo nakababayan niya yung mister ko. Kaya talagang tutulungan daw nila kami hanggang sa dulo. Hindi talaga ako makapaniwala mangyaring ganyan sa anak ko. Sinabi naman ng hepe ng Valenzuela Police na relieved na ang tatlo sa mga sangkot na pulis sa operasyon. Habang nasa restrictive custody naman ng Northern Police District, si Police Master Sergeant Christopher Salcedo, ang pulis na nakabaril kay Edwin. Makailang beses sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag si Salcedo, pero tumanggi siyang magpa-interview. Magtiwala sila sa pulis, gaya na sinabi ni Chief PNP, na hindi naman natin yan para pagtakpan. Yan eh, kung sila ay nagkamali, siyempre dapat sagutin nila. Dumating din ang tauhan ng PNP Internal Affairs Service para mangalap ng ebidensya sa kanilang investigasyon. Initially, this is a motu proprio investigation from Internal Affairs Camp Crame. So, tinatahan natin yung pamilya and to secure additional evidence from the neighborhood at may dadagdag natin if ever na may pa yung kaso. Determinado ang pamilyang kasuhan ang mga sangkot na pulis. Sa Linggo, nakatakdang ilibing si Arnigo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.